Hello everyone. My guest for this interview is a professional dentist. She practices her course in her native Pila, Laguna. Please welcome Miss Tourism Philippines 2021, Tricia Martinez. Pasensya And ka good na, afternoon po. dinistorbo Ayan. kita. Actually, may judging chore po ngayon si Tricia. Kaya lang, talagang gusto niya habang, kasi judging mamaya, syempre may konting ayos na yan. Para naman presentable siya. Para namang hindi. Tingnan nyo naman itsura. Tricia, Ayan. Ay, pakikwento naman sa audience natin, paano at kailan ka nagsimula sa pageantry? Ano yung pinakauna mong pageant? Ayun, direct. Ako yung definition ng started from the bottom na beauty queen, yung nag-start sa school, na-discover sa school ng mga teacher, and then nagpatuloy sa municipality level, yun nga, yung mutya ng Pila, Laguna, that's my hometown. Tapos po, nag-provincial level, nag-Miss Ilka Laguna po ako, 2017, and then national competition, modeling competition, yun na po yung medyo na-discover na po ako ng iba't ibang director, nakukuhanin na po ako sa iba't ibang show. Nananghinayang ako doon. Yung inyo pa namang modeling competition, parang hindi maganda ang image. Opo, Di ba? opo, pero Nakakainis. yes, direct. Pero after, sabi, totoo po talaga yung sabi po ng mga director, ng mga matagal na sa industriya, na yung opportunity talaga after ng competition, doon madami, kahit di mo makuha yung title, okay pa din siya. 'Di ba sinabi ko 'yun sa inyo nung briefing, 'di ba? Opo, Nagbigay ako opo. ng training sa inyo. Sinabi ko 'yun, it doesn't matter na meron kayong title, importante yung career afterwards, 'di ba? Totoo po yun. So Tricia, yung Ayun, and then after, opo. pinakauna mong Sige. pageant was school. Yes po. Anong school ito? Anong title? Anong? Sa school po namin, meron kaming tinatawag. Yung school ko po kasi is parang dedicated to St. Anthony de Padua. So, yun po yung name ng school. Meron talaga kaming Miss Young Padua every year.
Tapos po yun, direct parang yung sa municipality naman namin, medyo maglalaban-laban na yung mga school. And then after that, yun na po, nag-provincial level na po ako. And then, nag-aral na po ako sa Maynila. Doon na po ako naging interested talaga sa pageant. At dentista po yan. Oh, na-mention mo kanina, sumali ka sa isang modeling competition. Ano yung lesson na learn mo dun sa pagsali ng modeling competition na yon? Marami, direk. Yun nga, direk. Nung sumali po ako ng modeling competition, I think 17 years old pa lang po ako noon. So, tapos yung mga kasama ko po sa modeling, mga 25 na. Ako po yung laging pinakabata. And then, hindi lang po mismo sa modeling competition yung profession, pagiging professional, pagiging on time, investing on myself. Also, yung mga learnings na mga galing po sa role models ko, lagi na lang sinasabi na kunin ko lahat ng opportunities, ng experiences. Also, I get to know a lot of people like you, Derek. Yung sobrang fan mo talaga ako, Derek, kaya inad ko kayo sa Facebook. Mga ganun na po hanggang sa yung mga technicalities na po ng mga ganitong heels ang dadalhin mo, yung mga ganun po. Sobrang dami pong lessons from modeling industry. So, yun, may lessons ka sa modeling industry. Ano naman yung biggest lesson na na-learn mo sa pagsali mo sa mga pageants? Hindi modeling ha, beauty pageants, di ba? Opo. Ibang-iba siya, direct iba yung modeling sa pageant. Actually, nung nasa modeling ako direct, sinasabi ng mga tao na, uy, parang hindi ko naman pang model, para naman beauty queen ka, ganyan. So, tinay ko po yung beauty queen, yung pagiging beauty queen. Sobrang iba siya kasi po, direct pag modeling, maglalakad ka lang dyan, dadalhin mo yung damit. Pero po sa pageantry, overall holistic po talaga. Kailangan magaling kang speaker, kailangan magsaserve ka is inspiration, may advocacy. Kasi, at hindi lang po yun, direct, may financial aspect din po Ay, yung beauty napakalaki. pageant. So, Napakalaki. opo, direct. Kaya nang hanggat kasi ang laki pala ng pera na Oo, Trisha, can you hear me? maganda ka lang na matalino ka, kayboy ka Trisha, rin. Yes po. Trisha, ang balita ko, may minimum daw 6 figures pag sumasali ka na ngayon sa pageant. Minimum 6 figures. Totoo po yun. Totoo po yun, Derek. Siguro po depende na rin po sa ano na po, no, sa isang babae, sa candidate. Na ilalabas ng isang beauty queen kaya kung the price ayun hello direct Yes, I'm here, I'm here. Anyway, Trisha, nanalo kang Miss Tourism Philippines ayan yun 2020. po Nanalo ka na Miss Tourism Philippines 2021 doon sa Miss World Philippines nung year na yon. Ano ba expectations mo nung nanalo ka ng titulong yon? What were your expectations? Ano ba yung naisip mo bigla na ay, Miss Tourism Philippines ako. Ano ba yung gagawin ko dito? Ano ba yung mga nasa isip mo noon when you were declared Miss Tourism Philippines? yung parang magaan no, kung mag-travel ako, yung ipopromote ko yung tourism ng Philippines, I was expecting to medyo nagkaroon ng miscommunication. Aha. Oo. Org. So, hindi siya natuloy. So, sabi ko, excited kaming lahat, direk. Pati yung kapatid ko, flight attendant siya sa, ano doon, sa area na yan, sa Middle East. In Okay. country. So sabi niya, pwede siyang mag-fly sa Lebanon. Supposedly sa At Lebanon sa siya para Lebanon manood. ba So dapat excited na kami yun? lahat. Yes po. Yes, Oh. direct. Tapos parang, may natuwa kami kasi ang gusto daw ng mga Lebanese yung medyo malalaman, yung curvy, ganun daw po yung gusto ng mga Lebanese.
Prepared na kami direct. Actually, yung meron na kaming peg for national costume, may Oo. mga peg na kami for gown. Tapos biglang wala na kaming balita direct kung lalaban ba talaga ako internationally or hindi. So, ayun po, walang pageant na naganap ako. Hindi po ako napadala international. Pero siguro ko naman merong may plano sa yon Diyos sa ibang larangan. 'Di ba? Pwede naman sa ibang pageant, 'di ba? So there must be a reason for that, 'di ba? So hindi sumama ang loob mo, pero sumali ka sa Binibining Pilipinas 2023 and you were adjudged as best in long gown. Undoubtedly, deserve mo yung special award, no? Anong pumasok sa isip mo nung hindi ka tinawag sa top 4 winners nung gabing yun? Hanggang actually, honestly, direct, hanggang ngayon po, hindi ko pa rin alam kung ano yung mafe-feel ko. Pero happy din naman po ibig sabihin na hindi ako happy para dun sa winners. We all deserve that. Pero, ayun po, direct, parang nasabi ko na lang po sa sarili ko na baka hindi talaga para sa akin. Kahit po nakuha natin yung isang major award. So, feeling ko baka ayaw na nila. No, eto na So, nga. yun po naisip ko na medyo na heartbroken pa din. Eto na nga ang tanong, Tricia. Dentista ka at successful kang dentista, di ba? Would you still give a pageant the pad would you still give pageantry another try? Ay mo subukan pa ulit? Siyempre, direct, ang hirap pong mag-decide talaga na parang papasok na naman. Parang paano kung heartbroken na naman ako. Pero hindi po, madami po tumutulong sa akin. Hindi lang po ko yung heartbroken yung mga tao sa paligid ko. Ah, correct. Siyempre, bigay nila para sa akin. Kaya na eto na naman, lalaban na naman tayo, mapupuyat na naman tayo, mag-effort tayo. So, nandun pa rin po ako sa point ng pagde-decide kung I will give it a try or baka naman hindi na po talaga. So, yun. Ay, nako. Sayang naman, Tricia. I mean, sayang. Look at you, di ba? So, well, may title ka naman, pero syempre mas maganda yung higher, di ba? Higher title, di ba? Eto na lang ang tanong ko. Anong sinasabi ng mga pasyente mo? Di ba nadidistract ang mga pasyente mo na pagkaganda-ganda, yun ang gumagawa ng mga ngipin nila? Actually, direct nag-ano nga sila, nahihiya sila pag pumupunta sila sa clinic. Sasabihin nila ako, kung ako daw ba talaga yung dentista na gumagawa, kung ako daw ba talaga yung nagbubunot. Tapos sasabihin ng assistant ko, opo, siya po talaga. May time pa nga direct na sabi nung isa kong pasyente, ah, kaya ba niyang magbunot? Kasi beauty queen siya. Kaya ba niyang Huh? may lakas daw ba ako? Huh? Medyo Huh? nakakalungkot din siya direct kasi Oh. parang ang naiisip nila, beauty queen ako, hindi ako dentista. Tapos sabi ko, hindi po, ako po talaga yung nagbubunot. Kaya ko po, hindi po porket beauty queen po ako, hindi ko na kaya yung mga bunot-bunot, ganyan. So, may mga ano po, nahiya po sila, yon. Lagi po silang I'm nahihiya sure, di ba? pumasok. I'm sure Pero lagi po may picture taking after. may ilang factor, di ba? I'm sure may ilang factor. Di ba? Kasi yung lalo na yung mga lalaki, kunwari lalaki, magpapabunot sa iyo, matutorete. Di ba? Anyway, Tricia, paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Siguro direct 10 years from now. Siguro naman, kasal na ako noon, direct. Oo, I'm naku. single, by the way, no, direct. O ayan, single daw. ayan, Yung mga nanonood siguro, dyan, direct, ha? Yung mga nanonood dyan, single daw siya. By that time, ano Sile, na, also yung may babies ka na noon, may babies na.
9, yung pasasayaw. Opo. Tisha. Live. Opo, hello? Ayan, ayan. Sige, sige. Hello, Derek. Ah, ayan, ayan. Ayun, Derek. So, kung kumbaga, eh, simula, Derek. Ayun. Anyway, kung merong mga batang babae, no, na lalapit sa iyo, Ate Tricia, ano pong pwede kong gawin para maging katulad mo as a beauty queen paglaki ko? Ako minsan. So maraming mga estudyante na nagtatanong na maliit lang na lugar. So parang ang tingin nila sa akin doon, hindi naman po sa ano, parang local celebrity direct. So medyo nakaka-touch kasi sasabihin nila na, oh, this is my first time to have an encounter with a celebrity. Sasabihin ko, I'm not a celebrity. Sabihin niya, to me, you are. So parang nare-realize ko na, oh, meron pala talagang bata na tumitingin sa akin ng ganito. So dapat kailangan galingan ko palalo. Pagka ganun, ina-encourage ko sila na yon. Kung saan ako nag-start direct, lagi ko sinasabi sa kanila, start dito muna kayo sa school, pag gusto mo talaga. Lumaban na kayo ng municipality, ng mga binibining Laguna, sali kayo. Ina-encourage ko sila direct na sumali ng pageant or kaya mag-modeling. Eh diyan sa pila, Ayun. madami diyan eh, 'di ba? Marami magaganda diyan sa pila eh. Kasi kilala ko si Catherine Legaspi, taga Pila 'yun eh. And the brother, taga Yes, diyan direct. sila. Opo. Oo. Kilala ko ang pila, marami diyan. Isha, can you hear me? Ayan, okay na pa, Derek. Ayan. Marami dyan sa pila. Grabe, grabe dyan. Actually, I enjoy Laguna when I'm in Laguna. Kasi ang mga tao dyan, very friendly at saka very parang family ang tingin sa'yo. That's why I enjoy going to Laguna. Kaya lang mostly, naimbitahan ako sa Santa Cruz. Kasi nandun dun yung Anilag eh. Di ba? Dun ang Anilag. Yun. Yan mo. Pupuntahan kita pag maano. Pag Tama, magawa. Derek. Pag magawi ako dyan, pupuntahan talaga kita. Sige, Direk. Dadalan kita ng mga ano, kakanin, tsaka kung anong gusto mo. Tricia, anong mensahe mo sa mga followers mo? Yung mga pageant followers mo, what is your message to them? Sa lahat ng mga nagre-reply sa story ko, direct every time na mag-i-story ako, hindi naman po sa ano, lagi may nagre-reply dyan na sumali ka ulit or susuportahan pa daw nila ako. Ayun, sobrang thank you kasi po kahit alam niyo po yun na parang hindi naman po ako perfectong tao pero may mga naniniwala pa rin sa akin. Thank you po sa naniniwala pa rin sa capabilities ko kasi kung pinapasali po nila ako, direct ibig sabihin, kaya ko. Kaya maraming salamat po na kahit hindi ako masyadong ano sa sarili ko, may mga tao pa rin na dyan. So, thank you so much. May pangalan sila direct eh. Trish Charmy yung pangalan nila. So, Ah, thank you okay. so much po lahat. Ayun, no, Trish Army. Ayan, yung grupong yan. Okay. At abangan natin, malay nyo, ako din umaasa na sasali pa ito. Dahil sayang naman, Trisha. I mean, sayang. I mean, you can represent us, the Filipinos, abroad. And you should be given a chance to do so. Diba? I believe in that. Pero salamat. Alam niyo po ba may judging ito ngayon sa Batangas City? Inaccommodate lang po tayo. Ngayon after nito, makeup time na ano. Opo, direct. Tama po. Okay, Trisha, hindi na kita didisturbohin. Maraming salamat for saying yes. Direk, it's an honor. Thank you so much po. Dream ko ma-interview mo, Direk. Wait, Sabi kasi pero... ni Eloise, Oo. Direk, sabi ni Eloise, sabi niya, Ate Trish, pag magpa-interview ka kay Direk, kata, ganun-ganun. May vlog kasi siya. Sabi ko, sige, magpapapansin ako kay Direk. Kaya Ano Direk, ka? like ako ng like sa post mo. Matagal ko nang nakalista. Siyempre, nililista ko yan eh. May listahan. So, nasa listahan naman kita, Tricia. Thank you Nasa po, listahan naman Direk. tayo. Kasi kilala naman Thank you. kita. Di ba? Kilala naman Opo. kita. Di ba?
Yun, Trish, medyo hindi perfect yung signal natin. So, pasensyahan mo na kung ano yung kalalabasan nito. Kasi I don't edit. I don't edit my videos. What you see is what you get. So, people, what you see is what you get. Alam niyo naman sa Pilipinas, we don't have a perfect internet connection. So, maganda sana kung personal. Kaya alam, malayo din naman si Trisha, taga-Pila. Pero Trisha, maraming salamat, ha? Thank you so much po, Direk. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye po.